極端魔獣界降臨。極端樹海降誕。これで5対1だ。カトン豪華滅却。行くとするか。カトン豪華滅出。カトン幽炎放火の術。カトン廃人隠れの術。俺の作った力ではない。さて2個目はどうする。大の木What's up guys? Welcome back again to my YouTube channel. My name is Brando Fortes and welcome to Brand Toys Collection. So for today's vlog, meron tayo ulit panibagong i-unbox. So kung napanood nyo guys yung mga previous vlog natin, na-unbox na natin yung Singularity Workshop na studio, Model Palace Studio, Burning Wind Studio at yung Junkie Studio. Ngayon guys, lilipat na naman tayo sa panibagong studio ng Resin, which is si IZ Studio. Kung napansin nyo rin guys, wala siyang name dito sa art box niya. Ang makikita niyo lang is Uchiha na logo. So ngayon guys, so may idea na kayo kung ano yung unbox natin. Pero syempre surprise ulit 'to. Then kung napanood niyo guys yung Uchiha Madara na 6-pack, yun yung in-unbox kasi natin before na Singularity Workshop. Ngayon guys, bumili ko ng IZ Studio ng Uchiha Madara, pero ito yung reanimation version. So yun guys, sana magustuhan nyo to at tara, samahan nyo na ako yung box. Okay guys, first check muna natin yung art box niya. So kung mapapansin nyo guys, medyo maliit naman yung box, pero so far okay naman. Then dito is more on, I think Japanese character to eh. Then dito may logo na Uchiha Clan. Then sa gilid, makikita natin dito yung IZ Studio, then another Japanese character. Then same goes with the back. So ayun guys, on the top cover, nakalagay rin dito yung IZ Studio. Okay, so ayun, di naman siya ganun kalaki na box, pero I think isa to sa mga nagustuhan kong statue for Naruto figure. So ayun, tara guys, unboxan natin siya. Since maliit siya, pwede na, I think pwede natin to pakita kasi hindi naman ganun kalakihan. Okay. So ayun guys, may ribbon pa ng IZ Studio. So I think okay siya for me. Then naka-tape. Okay. So I think baliktad yung pagkakaano. Remove lang natin itong box guys. So guys, kung makapansin nyo, naka-tape siya, then naka-ribbon. Pero parang yung ribbon yung pinaka-support niya. Pero hindi ako, mas gusto ko pa rin talaga yung naka-belt siya. Talagang masusupport talaga yung kapag pinaship overseas. So yun guys, tanggalin na natin itong ribbon para pala siyang regalo. Anyway, I think maganda naman itong kalalabasan ng unboxing natin. So tanggalin na natin yung pinaka styro niya sa harap. Okay guys, so dito guys makikita niyo na parang konti lang yung accessories and focus na kagad talaga siya sa figure and sa base. So ngayon guys, papakita na natin in focus kung ano-ano ba yung kasama dito sa IZ Studio na Uchiha Madara. So tara guys, tanggalin na natin siya. So yun guys, sa tanggal na ngayon natin yung pinaka
base figure accessories ng IZ Studio Uchiha Madara reanimation version. So, ito guys, kung makikita nyo, direct to the point na kagad yung statue. Kasi dito makikita nyo na kagad yung base figure accessories. So, ngayon guys, start muna tayo sa pinaka-base. So, dito guys, makikita nyo yung base niya is parang solid rock siya na design. Then, nakalagay dito is 36 out of 299. So, another lower number na naman guys yung nakuha natin. Okay, so swerte natin dito guys kasi pag mababa ata yung number, mas mahal siya. So, number 36 out of 299, then IZ Studio. So, kung makikita nyo guys, yung design is talagang solid rock yung pagkakagawa sa kanya. Maganda naman for me. Then, dito is yung parang authenticity plate ata to guys. So, ganito lang siya pero wala siyang stand. So, hindi ako masyado nagandahan dito pero pwede na din. Then, ito guys is yung parang ano to eh, ginamit rin ni Obito to. Pero I don't know the specific name of the tool. Pero ito ata yung parang pamaypay eh, na gamit ni Obito at ni Madara nung 4th Great Ninja War. Then, isang malaking shuriken. So, I think design to para dun sa base. Then, isang chain na connected ata to dun sa side. Then, dalawang sword. I think designed to for the rock. Then, extra hands. Okay. Another sight. Accessories. So, ang ganda ng pagkakagawa sa kanya. Lahat naman guys, ano nakikita nyo dito is ginamit ko ni Uchiha Madara ng 4th Great Ninja War. So, ito naman guys, sword na may blood design. So, akala ko noong una sight siya pero sword pala to na may design lang ng dugo or blood. So, next is pinaka-figure. Guys, ang ganda ng pagkakagawa kay Madara. Ayan. So, from the hair, color black. Then, makikita nyo guys dito yung mata niya is yung reanimated talaga siya dito. So, hindi siya yung parang buhay na Uchiha Madara dun sa movie. So, reanimated siya based on the facial expression at sa head sculpt. Then dito guys, may mga talsik talaga ng dugo sa body parts. Then dito may logo ng Uchiha clan. Then 100% accurate guys kung ano yung napanood natin sa movie ng 4th Great Ninja War na kalaban nila sila Onoki, Gaara at Naruto. So yun guys, napakaganda ng pagkakagawa sa kanya. So okay, dito guys, nandito yung pang ano niya dun sa base niya. Dito doon mo siya itutusok. So siguro maganda is assemble na natin siya para makita niya talaga ng personal. Sa inyo kasi meron dalawang style na pwede mong gawin dito sa IZ Studio na Uchiha Madara. Since merong itong sword na may blood effect, then itong sight na to na may chain sa likod. So ngayon guys, ipapakita ko muna sa inyo yung sword na may blood effect sa unang kamay ni Uchiha Madara. Okay? So ayan siya guys, ganyan yung itsura niya kapag meron siyang blood effect, sword na may blood effect, then dito is yung parang another tool niya panlaban during 4th Great Ninja War. Okay?
So, okay naman siya, guys. For me. Pero parang mas... Magagamit mo kasi yung accessories niya doon sa may site na may chain part. So, much better ata for me. Yun ang gamitin ko. Pero guys, ito, pinakita ko lang sa inyo kung ano ba mas maganda sa dalawa. So, for me, yun ang gagamitin ko yung sight compared sa sword na may blood effect. Okay guys, so ito naman yung sight na may chain papunta dun sa isang tool niya. So, for me guys, mas pinili ko to kasi mas na gamit ko yung accessories niya compared dito sa isang accessories na may sword na may blood effect. So much mas gusto ko to guys. So after nito guys, punta tayo sa product features para mas makuha niyo yung mga importanteng details dito. So yun guys, punta na ngayon tayo sa product features ng IZ Studio Uchiha Madara. Okay, so na-release siya guys noong September 2020. Ang scale niya is 1x7. Dimension is 25cm wide, 26cm height, and 32cm dimension. Then material niya is PU/resin. Okay guys, ang na-release lang nito is around 299 pieces worldwide at naasa atin or nakuha natin yung pang number 36. Okay guys, so medyo lower number siya and kapag lower number, kung hindi ako nagkakamali, medyo mas mataas ang price nito. So guys, magkano nga ba tong IZ Studio na Uchiha Madara? Guys, ang price nito dito sa Philippines is around 12 to 15,000 pesos. Pero guys, based sa market value na nakita ko, pumapatak na rin siya ng almost 15 to 20,000 pesos. So yun guys, hopefully tumaas pa siya kasi limited lang talaga yung na-release na IZ Studio Uchiha Madara na reanimated version. So yun guys, sana magustuhan nyo itong unboxing natin today. If nagustuhan nyo, don't forget to like, comment for suggestions, share, subscribe, and click the notification bell for more unboxing video. Thanks guys!